Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagpaluanyo si Jesus. Naliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busila ang kanyang damit. Nakita na lamang at sugat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipagkausap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti po'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubo. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maninding na ulap. At mula nito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulunan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig. At sila'y napasubaso. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa mundo, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pagkain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na. But for others, no, ba sa atin na lumaki sa ibang probinsya, sa ibang rehiyon ng Pilipinas, alam po natin na tayo lumaki na nagsalita ng ibang mga dialekto o mga lingwahe. Pero ang ating pagkaroon ng Filipino Mass dito sa St. Therese, ito ay nagpapahiwatig na tayo nagkakaisa at ating pong ipinagdiwa kung saan tayo manggaling at saka ating pong ipinagdiwa ating bilang Katoliko at mga Kristiyano. Mapapansin po natin na tuwing ika-dalawang linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay palagi tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng tabo. Makikita po natin ang isang paradigm shift.
mula noong si Jesus ay dinuso ng diablo sa desierto, di ba? Ang ebanghelyo noong nakaraang linggo, unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Paradigm shift, no? Parang magkaiba ang puno ng ebanghelyo, ng istorya. Dahil noong nakaraang linggo, ang ebanghelyo si Jesus ay tinungso ng diablo sa desierto, subalit lumabas na tagumpay. Na tagumpay siya. Siya ay nagsabi sa demonyo na hindi ako magsunod sa inyo, hindi ako magsimba sa iyo. Isa lang aking sisimbahin at sundin ang Diyos Amang makapangyarihan sa langit. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus ay isang maluwalhating pangyayari na ang anak ng Diyos, bagamat may mataas na kalagayan ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nakita si Jesus ng tatlong alagad, Pedro, Santiago at kanyang kapatid na si Juan. Nakita nila siya na nangungusap kina Moises at Propeta Elias. Si Moises, siya po ay sumasagisag sa kautusan, habang si Elias ay sumasagisag sa mga propeta. Kaya ang kanilang presensya sa bundok ng Tabor ay nagpapatunay na si Jesucristo ay ang katuparan ng kautusan at mga propeta. So siya po yung the fulfillment of the law of God and what the prophets of old were talking about or the prophesying about the coming of the Messiah, the coming of Jesus.